Hello guys, ipapakita ko sa inyo ngayon yung aking dalang tanim. Okay, so ito yung tinatawag nilang longevity spinach. Dahan-dahan lang guys kasi meron na siyang dahon. Yan, ito yung aking longevity spinach. Nakikita nyo guys, yan. Ito wala po pa. So ngayon ito ay 13 days na. So actually, sinimulan kong putulin nito noong June 1. So yun ang day 1 niya. Pero ang ginawa ko guys dahil matagal yung travel natin. Ayan. So ang ginawa ko para makasurvive siya kasi yung sa travel. So linagyan ko siya na tissue. Ito yung ginamit ko guys, tissue. Tapos ito linagyan ko ng tubig. Pagkatapos kong linagyan ng tubig, linagay ko sa plastic din guys. Ito, pinasok ko siya ganyan dito. Dito sa ano niya. Yan, ganito. Yan. So, yung travel ko ng 5 days wala siya sa bote. No? So, ngayon, pang 13 days niya na to, na nasa bote siya ng may tubig. Ayan, tumubo na siya. Tignan yung ugat niya guys. Marami na siyang ugat. So, ibig sabihin, survive na to. Ito yung longevity spinach. Kinakain to guys, itong dahon niya. Pwede gawing salad. O kaya kung may noodles kayo, pwede nyo rin ihalo sa noodles. Sana makasurvive ito. Pero yung dito niya guys, tignan nyo yung dito niya. Ayan, medyo natuyo na siya dito. Tuyo na siya. Kaya dyan na lang. Kasi nung nag-travel ako guys, day 1, pinutol ko siya. Dinagay ko lang dito sa ano, sa may tissue. Tapos binasa ko tong tissue, tapos binalot ko yung dulo niya ng may tubig. Tapos dinagay ko siya sa plastic. Actually, ito yung kwan. Ito yung pinaglagyan ko sa kanyan guys. Ito. Kita niyo to. Yan, dito ko siya linagay. Nakaganyan. Oh, ganun ako. Tapos nung nakita na rito, linagay ko na siya dito sa bote ng tubig. Ayan. So ngayon, pwede na siyang itanim. So guys, ayan na. So ilalagay ko na siya dito. Pero dahan-dahan lang yung paglalagay kasi may ugat na siya tsaka dahon. Ayan. So yan ang aking longevity spinach. Okay guys, thank you for watching. Please like and subscribe. Bye-bye.